So nilagay ko na dyan siya sa ano, sa crib niya kasi kung saan-saan siya sumusuot. Gusto sa ilalim ng sopa, sa ilalim ng ref. Baka biglang manganak doon sa mga ganong lugar eh. Mahirap na siyang kunin. So, hanggat maaga. Kasi hingal na yan eh. Parang ayaw niya doon. Natanggal niya. So, anytime. Baka manganak. So, nilagay ko na siya dyan. Tapos gusto niya pang umakyat. Kasi may gusto niya doon sa ilalim ng kama. Which is mahirap din para sa amin, di ba? Hindi namin siya mamamonitor. So, most convenient nandyan. So, bantayan na lang namin siya. Palabas na po. Nakalabas na, Dad. Okay na? Apo. Hoy. Isa na? Apo. Nakalabas na si Cleo. Yung birth na yan. So, ito yung mga limang baby ni ano, Cleo. Ngayon, ang lalaki. Kaya medyo nahirapan siya panganganak. Nililinis niya na. Mothers are really heroes. So, ito guys. Oh. Puro puti. Oh, congratulations, Cleo. Isa ka ng ina. Yan. So, ito na yung 5 kids namin. Yan. Iniilawan namin sila kasi at saka chinuchupon. Kasi hindi sila pwedeng dumede doon sa mother nila.
at nagpapagaling. Dinala namin sila sa vet kahapon. Ito mga baby at saka yung kanilang ina. So binigyan yung ina ng mga gamot, antibiotics, vitamins at saka iba pa na para lumakas yung gatas niya. So far, hindi muna niya pwedeng lapitan 'tong mga anak niya para padidehin kasi baka sakit daw yung ano. Kasi nga walang makuha ang gatas. Kaya yun yung advice ng vet. No, nakabote muna sila. Chupon. So every 2 hours pinifeed sila ng pinipid namin sila. So puyat pero kailangan, di ba? So hopefully maging malusog sila paglaki at mabuhay lahat. Yan. So para maging convenient sila. So nilagyan namin sila ng frosted bulb. O yung pang incubator. Yan. Para mainitan. Kasi mga giniginaw sila eh. Yan. Yan. How she cares. Yan. Sa mga baby niya. Feeding time. Yung day 3 nila. Yeah. Day 3. So, after 3 days, no, at na-recognize niya na yung kanyang mga anak, inidilaan niya na. Ngayon naman ay siya na yung kusang lumapit para padidiin yung mga ito. Yung mother love, di ba? Yung mga tuta naman, syempre tuwan-tuwa. Iba talaga yung gatas ng ina kaysa doon sa bottle feeding. So yun guys, no, pinakita ko sa inyo yung simula na mag-labor yung aso namin na si Cleo hanggang sa 7th araw ng mga tuta, no, yung development nila. Sa ngayon ay more than magto 2 weeks na sila and I'm glad to say na
ang lalakas na nila at saka dumilat na yung mga mata. Yun, nakakatuwa ng lalo. So, yun guys, no? Hindi ko na masyadong hahabaan yung video na to. At doon sa mga katulad ko ng mga dog lovers, pet lovers, ganyan na dapat talaga tiyaga. Konting tiyaga. Puyat, konting sakripisyo, pagod. Yan. Then may kita naman natin yung magandang result after nun. Yun. So guys, hanggang dito na lang. Hindi ko na masyadong habaan yung video na to at sana ay nagustuhan nyo yung ating yung pagpapakita ko nung panganganak ni Cleo. Yun. So magkakaroon pa ako ng mga susunod na video nito regarding updates doon sa kanila hanggang sa mag-2 months sila. Yun. Alright guys, sabay-bayan nyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye.